Sa round na ito ay tuloy pa rin ang palitan ng suntok ng dalawang boksingero. Kahit na makikita sa mukha nila na nasasaktan sa mga tumatamang suntok sa kanila ay wala pa rin sumusuko at wala pa rin tigil sa pag-atake. At dito makikita natin na tila nagustuhan na ng mga manonood ang laban dahil sa ipinapakitang tapang ni Keiichi. Kaya si Hedy ay labis na natutuwa sa kanyang ama dahil marami ng tao ang nakakapansin sa galing niya. Sa kabilang banda, si Marie ay naaalala ang mga sinasabi sa kanya ni Keiichi na kaya niyang tumagal sa laban at tiisin ang mga suntok na tatama sa kanya para sa anak niya na binubuli dahil naniniwala ang mga ito na duwag siya nung oras na maglalaban na sila ni dati. Kaya gagawin niya ang lahat para mapatunayan na hindi siya duwag at kaya niyang makipagsabayan kay Ipo. Pero nag-aalala si Marie dahil sa nakikita niya ngayon ay napupuruan na si Keiichi dahil halos sa mukha ang tumatamang suntok sa kanya. Napansin din ito ni Hedy kaya napapasigaw na lang ito na tama na at titigil na ang laban. Si Ipo ay nagugulat na lang sa kanyang kalaban dahil sa kabila ng suntok na tamo niya ay nakakatayo pa rin si Keiichi. Hanggang sa tinigil na ng referee ang laban dahil natapos na ang panglimang round. Pero napapansin nyo na di pa rin nagpapaawat si Keiichi at nagpakawala pa ito ng right straight. Buti na lang ay napigilan ito ng referee at sinabihang tumunog na ang bell at pumunta na sa kanyang corner. Sa corner naman ni Ipo ay dali-daling nagpakuha ng tubig si Manong para mapigilan ang pagdurugo ng sugat sa mukha ng ating bida. Habang pinupunasan ito ni Manong ay sinasabihan siya na sa kanila ang katatapos lang na round. Pero napansin ni Manong na may malalim na iniisip si Ipo. Kaya tinanong ito kung dahil ba ito sa lakas na atake ni Keiichi. Kaya siya walang kibo. Sinagot naman ito ni Ipo na okay lang siya. Dagdag niya pa na hindi na siya nasasaktan sa atake ni Keiichi dahil wala na itong lakas at napansin niya na tila wala na ito sa sarili. Sa kampo naman ni Keiichi ay pilit na kinakausap siya ng trainer niya pero hindi ito sumasagot at mukhang tama si Ipo dahil wala na ito sa sarili niya. Bago magsimula ang pang-anim na round ay gulat na gulat si Ipo dahil pinapabalik siya ng referee sa neutral corner. Bibilangan na nito si Keiichi pero laking gulat nila dahil biglang tumayo at naglalakad si Keiichi na nakayuko. Nung nasa gitna na siya ng ring ay bigla nitong itinaas ang ulo niya para ipahayag na kaya pa nitong lumaban. Habang tinitingnan pa ng referee si Keiichi ay sinisigawan ni Manong si Ipo na di na niya kailangan pabagsakin si Keiichi. Dagdag pa ni Manong na gamitan ito ng kombinasyon at piliting dumikit sa lubid para di na makaporma at itigil na ng referee ang laban. Sa kabilang banda naman, si Hedy ay napapaiyak na lang sa kalagayan ng kanyang ama. Gusto niya nang itigil na ang laban, kaya lang alam niya na di aatras ang kanyang ama sa laban. Para mabawasan ang kanyang pag-aalala ay sinabihan ito ng kanyang ina na suportahan niya na lang ang kanyang ama. At ito na nga, nagsimula na ang round 6. Si Ipo ay napapabulong sa kanyang sarili na wala na siyang magagawa kundi gamitin ang Dempsey Roll. Si Manong ay napasigaw kay Ipo na sumusugod na si Keiichi. Gulat na gulat ang ating bida dahil huli na para umiwas at hindi na niya alam ang gagawin niya sa uppercut na bibitawan ni Keiichi. Bahagyang naiwasan ito ni Ipo at umatake ito ng sobrang baba. Napasigaw na sa kanyang ama si Hedy dahil sa kinikilos ni Keiichi ay mukhang wala na ito sa sarili. Balik tayo sa laban. Si Ipo ay nagpakawala ng isang right hook na solidong tumama sa mukha ni Keiichi. Ito rin ang hudyat ni Ipo para gamitin ang Dempsey Roll. Kaya lang gulat na gulat ang lahat dahil biglang pinigilan ng referee ang ating bida sa pag-atake. Dahil si Keiichi ay bumagsak na sa lakas ng right hook na tumama sa kanya. Ang referee ay kumakaway na! Ang laban ay tapos na! Ang ating challenger ay tuluyan lang naubusan ng gasolina. Sa loob lang ng 1 minuto sa pang-anim na round
ay natapos na ang Japanese Featherweight Title Match. Mga pari ko, si Ippo Makunouchi ay may bagong record na 20 fights, 19 wins way by knockout and 1 loss. At ito ang huli at pampitong matagumpay na pagdepensa niya sa Japanese Featherweight Title.